At sobrang bagong ligo. Hello mga ka-PWET, ako na naman po to, wala nang iba. Christmas / Filipina Fitness at nagbabalik for another fitness video. Yeah! Umulan man o umaraw, it's going to be a beautiful day. Yeah! Tiwala lang mga ka-PWET. For today's video mga ka-PWET, pag-uusapan natin yung 5 things to do kapag tinatamad ka mag-workout o exercise. Naisipan ko lang naman tong topic na to kasi guilty din naman ako kapag tinatamaan ako ng katamaran. At alam ko, hindi lang ako yun. Pero as I said sa mga ibang video ko, kapag kasi nag-skip tayo ng exercise, workout, pwede siyang maging habit. At pag naging habit yun, baka never ka nang bumalik sa iyong workout routine. Huwag ganun be, ayaw mong bumalik sa day one. At alam mo naman na ang nutrition at exercise, dalawang factors yan na importante sa ating overall health. Hindi mo feel mag-exercise? Pwes, gawin mo pa din siya. Ginagawa mo to para sa sarili mo, hindi para sa akin. Push mo lang, sabi ng push mo lang, push. Push mo lang yung self mo. Trust me, you will feel better after ng workout mo. Isa ka ba sa tinatamaan ng katamaran sa pag-exercise? Gusto mong labanan? Make sure na mag-stay ka until the end of the video para malaman mo yung 5 things to do kapag tinatamad ka mag-exercise. Pero teka lang pala, follow mo muna ako sa Instagram kung hindi ka pa naka-follow. Pwede mo akong i-message dyan kung may mga questions kayo, kailangan nyo ng konting motivation, feel free to message me. Paulit-ulit. Kung nagbabalik ka sa aking YouTube channel, thank you so much naman. Kung bago ka naman sa channel ko, welcome to my channel. Subscribe mo na yan! Para malaman mo, nag-upload ako ng free workout videos, free diet, and healthy tips. It's always good to stay healthy! Every single day, dapat may ginagawa ka na makakatulong sa'yo para ma-improve yung life mo. First thing to do kapag tinatamad ka mag-exercise, workout ay maglakad ka ng malayo o mag-hiking. Minsan, yung kailangan lang natin ay yung lumabas. Maglakad-lakad o hiking sa nature ganun, nang maliwanagan yung pag-iisip natin. Pwede mong i-control yung speed mo. Kung gaano katagal o gaano kahirap yung lakad o hike mo, depende sa feeling mo. Kung gusto mo ng easy, chill, matulog ka na lang. Joke. Kapag gusto mo mag-take it easy, pwede ka naman maglakad-lakad dyan sa kapitbahay nyo, sa park, hiking sa mga flat nature na trails. Kapag gusto mo naman ng challenging, mag-shota ka ng toxic. Joke. Kapag gusto mo naman ng challenging, mag-hiking ka sa mga mahihirap na trails, sa mga bundok, o maglakad-lakad ka dyan sa barangay nyo habang nakasuot ka ng weight vest. Kung wala ka namang weight vest, kumuha ka ng bag, tapos lagyan mo ng mga libro, anything na makakadagdag weight. Mga ka-PWET, ang walking at hiking, hindi lang siya maganda sa ating katawan, kundi maganda din siya sa ating pag-iisip. Ting! At hindi lang yun, maganda din siya pang tanggal stress. Kasi kapag busy yung mind mo, yung paglalakad mo ng malayo can help na maging kalmado ka at mas makaka-focus ka sa pag-iisip. Keep that in mind guys. Pangalawa na dapat mong gawin kapag tinatamad kang mag-exercise ay manood ka ng mga workout videos sa YouTube. Usually, ito yung ginagawa ko kapag tinatamad ako mag-workout. Nanonood muna ako ng mga workout videos sa YouTube. And always naman akong nai-inspired. After that, ginagawa ko na yung workout routine ko. Pangatlo na dapat mong gawin kapag tinatamad ka mag-workout ay tumayo ka at least every hour. Alam nyo naman na ang nakaupo maghapon masama para sa'yo. Masama para sa puwet mo. Period. Pak! Ganun. Kaya makonsyus ka at mag-effort kang tumayo. Huwag lang kasi puro effort sa pag-ibig. Joke. Mag-effort ka na tumayo at least isang beses sa isang oras.
tumayo ka, pumunta ka sa toilet, o gumawa ka ng tea or kape, please lang, ako na nagmamakaawa sa'yo. Ang pang-apat na dapat mong gawin kapag tinatamad kang mag-exercise ay make it a quickie. Ang ibig kong sabihin ay mag-exercise ka kahit saglit lang. At least 10 minutes, beshi. Meron akong mga iba't ibang short workout videos. 5 minutes para sa abs. Meron din naman akong 10 minutes para sa puwet. Lalagay ko na lang yung link right here. Hindi man better yung mga saglit na exercise, pero when it comes sa gaano katagal sa mga tamad mag-exercise, yung short is good. Sabi nga nila, better than nothing. Kaya mag-exercise ka kahit saglit lang. Gusto mo mag-workout for 30 minutes pero tinatamad ka? Why not divide it sa buong araw? Like 10 minutes after breakfast, 10 minutes after lunch, at 10 minutes sa evening. Yung short workout na yun, yeah, simple lang. Pero, it's a great way para mag-start ka na mag-build ng habit. At kapag nasanay ka na at na-build mo na yung habit mo, kahit gaano ka pa ka-busy or ang lakas ng tama ng katamaran sa'yo, hinding-hindi ka mag-skip ng workout routine mo. Keep that in mind, guys! Ikalima na dapat mong gawin kapag tinatamad ka mag-exercise ay maglaro ka ng sports o sumali ka ng mga activities. Mag-TikTok ka be, galaw dyan, sayo dyan, hindi mo napapansin, pinagpapawisan ka na pala, at hindi mo napapansin, Zumba na pala yung ginagawa mo. Makipaglaro ka sa friends o family, laro kayo ng basketball, baseball, badminton, volleyball, o whatever na ma-enjoy mo. Kung di ka naman mahilig sa sports, try mo na lang yung biking. Basta humanap ka ng ma-enjoy mo, keeps your heart rate up, yung hindi mo napapansin, workout na pala yung ginagawa mo. That's it for today's video, guys. Thank you guys for watching. I hope may idea na kayo sa mga 5 things na dapat mong gawin kapag tinatamad ka mag-workout. Please don't forget to like this video kung nakatulong siya and comment down below kung may mga questions kayo or may mga gusto kayong i-vlog ko. Oo nga pala, hello sa mga nagpa-shoutouts. Shoutout ko kayo isa-isa sa susunod kong video, kaya stay tuned ka lang. Thank you guys for watching. God bless, ingat kayo parate. Bye mga kapwet!